Hello everyone and welcome back to my channel. So for today's tutorial, mag-crochet naman tayo ng lavender flower additional natin sa pagde-decorate ng ating mga bouquet. So this time, gumamit ulit ako ng acrylic yarn which is lightweight and hindi siya water absorbent. And then sa hook naman, gumamit ulit ako ng 3mm. Okay, let's begin. So first, mag-chain tayo ng 28. Okay, 28 chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Okay, so pag meron ka ng chain na 28, hawakan mo na dun ka na maghawak. And then, mag-chain ka lang ng 6. Chain 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And dito na tayo mag-start gumawa nung, ang tawag dun? Parang pollen nung mga lavender. So, dito sa hinawakan mo na pang 28 chain, dyan natin slip stitch after natin mag-chain ng 6. So, slip stitch na. Okay, so susunod na butas, dun tayo mag-insert ulit. First, chain 6 ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and insert. Tapos, slip stitch. Okay, continue again. Chain 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, insert sa susunod. Tapos, slip stitch. Okay, so one more. Ganun lang kadali. Chain 6. Tapos, continue lang natin slip stitch sa mga susunod pa na butas. Okay, so ito na yung pinaka-last na hole. Gagawa ulit ako ng 6 na chain. Tapos, ito na yung last na hole para i-slip stitch ko yung project. Okay, tapos nun, chain 1. And pwede nang ikat yung yarn. Tapos, ayan, para secure na siya. Ganito magiging itsura niya. Okay, so sa stem naman, pakita ko rin sa inyo yung ginawa ko and alam ko mahirap kumuha ng ano ngayon, ng florist wire, yung kulay green. Tama ba ako? Mahirap magano nun bumili ngayon kasi ubos na sa Shopee or sa Lazada. So, ang ginamit ko ulit is yung wire na alambre. Pakita ko sa inyo kung paano ko yun ginamit. Okay, so ito yung alambre na kinat ko dun sa roll ng wires. And ang length lang niya is about isang size ng ruler. 1 feet to, no? So, 1 feet which is 12 inches. And then, yung pinang cover ko or loop around dito sa wire is yung acrylic yarn na kulay green. Pwedeng light green, basta any shades of green. Pwede rin brown. So, I think green kasi yung meron ako, kaya ito yung gagamitin ko. So, first, ganito lang siya i-roll. Medyo sharp yung top nito ng wire. So, ginamit ko lang yung sharpness niya para kumagat yung yarn sa taas. Tapos, ganun lang parang i-twist. Twist mo lang siya hanggang sa mag-grab na nung sharpness ng tip ng wire, yung yarn. Tapos, i-roll mo na siya ng tight. Mabilis lang gumawa. Keep rolling. Ayan, mabilis lang, diba? Para ma-wrap yung wire ng color green. So, twist mo lang. Twist, twist. Pag may nakikita kang gap, pwede mo siyang i-push up. Discontinue. Pag may nakikita ka ulit na medyo may gap, i-push mo lang siya, tapos twist. Para mas tight yung loop ng yarn dito sa wire.
So, continue hanggang sa dulo. Mabilis lang naman. Tapos, again, gamitin mo yung sharpness ng tip para kumagat yung yarn. And then, turn again pabalik para totally na-wrap natin siya ng green. Tapos, pagkatapos ng ganitong length, finold ko na sa dulo yung wire. Ganyan. So, fold mo lang siya. Press harder. Okay, tapos nyan, and may gap naman sa gitna. Pwede mo na i-cut yung yarn. Medyo mahaba. Kasi, isi-secure ko siya ng lock. Oops, sorry. Kasi, isi-secure ko siya ng lock from this hole. Ganto. So, para hindi ko malas sa dulo, ganito ginagawa ko. Para sure na ano, na matibay or mahigpit. Then, cut mo na yung excess na yarn. So, ito na yung stem. Dito natin ilalagay yung dinansilyo nating lavender. So, ito yon. So, ginawa ko, hindi ko, pwede mo siyang itahi. Actually, pwede mong itahi kung wala kang glue gun. So, para sa akin, mas mabilis pag ginamit ko yung glue gun. Okay, so, na-heat up ko na yung glue gun. So, dito sa tip na to, hindi dito sa dulo. Dito sa tip na kabila. Dito ako maglalagay ng konti lang para idikit yung lavender na ginawa natin. So, ganito. Kaya, press mo lang siya konti. Yan na siya. Pwede nang ikot. So, ikot lang natin, ganito. Depende sa'yo, pero para sa akin, hindi ko na kailangan i-glue yung part na to kasi matibay na yung sa taas. Tapos sa baba na lang ulit. Ganyan, ikot mo lang. So, continue hanggang dito sa dulo. Okay, so nasa dulo na ako. Dito na ako mag-glue ulit. Ito. So, gusto ko yung tali. Mag-glue ko din siya para mas matibay. And mamaya i-cut ko na lang yung sobra. So, patuyin mo lang ng konti. O, diba ang dali lang, may lavender flowers ka na. Pagka crochet mo ng ilang minuto. So, ito tuyo na to. Pwede ko nang i-cut yung sobra. Yan, di na yan kakalas. And make sure na natuyo na yung glue. So, ito guys. Thank you very much. Natapos na. So, gumawa ko ng marami kanina. And ang bilis lang siyang matapos. And maganda pag mas marami. Pwede mo rin sigurong gawing ibang kulay. Tinatry ko yung pink. So, I think pink. Yan, pwede siyang i-mix sa color combination ng purple, tsaka darker violet. So, sa bouquet, ginagamit ko siya pang dagdag. Yan, kagaya nito. So, meron akong tulip na ginawa. So, sa next, maybe na tutorial ko, papakita ko sa inyo kung paano to gawin. And, ito siya yung mga lavender flowers na ginawa ko. So, thank you again. Sana nagustuhan niyo yung video ko. And, paki-comment kung meron kayong hindi naintindihan. Please like and subscribe. And, I'll see you again in my next video. Thank you. Ingat palagi.